In this video, we are going to talk about my Tokyo cinematic travel film. This is the director's commentary or editor's commentary or behind the scenes or behind the edit. Kayo na, bahalang mag-decide. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mong pro! Hey, what's up guys? Ronathan Shal and boy, maraming salamat po ulit sa pagbalik nyo dito sa channel ko. Yes, it's been a while since nung huli akong gumawa ng talking head video dito sa YouTube channel. And I miss it. And sana nagustuhan nyo itong bago kong setup. But anyway, nandito tayo para pag-usapan nga yung aking nakaraang Tokyo cinematic travel film. Yes, this is the director's commentary. Pag-uusapan natin kung paano ko ginawa to from the inception to the editing. Let's start! Medyo nangalawang na ako sa pagsasalita sa harap ng camera ba? Pero, let's go! When it rains, a portal to my past comforts me. Your name's a tunnel to my childhood. First of all, why did I do this video? Or bakit ko ginawa itong video na to? Ginawa ko itong video na to kasi wala lang. Well, kasi minsan ka lang naman mapunta sa ibang bansa, no? So, sinulit ko na. Well, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nasa Japan dahil pinadala po ako doon para maging part ng coverage team or production team ng Tokyo 2020 Olympics. I was an editor doon sa Tokyo. So, in my spare time, ginawa ko itong Tokyo cinematic travel film na to. Yeah, boy! Hindi pa ako nakakapuntang Japan, so this is my first time, yes. So I wanted to document everything. So sa mga hindi nakakaalam, meron po akong series of vlogs na ginawa ko nung nasa Tokyo ko. Check nyo na lang dito. Aside from the vlogs, I did this, no? Dito sa video na to, gusto ko talagang i-capture yung mix of old Japan and new Japan. Well, hindi ko masyadong na-achieve yun dahil nga sa Tokyo, walang masyadong mga shrines and old Japan stuff or places, no? I believe nandun sila sa Kyoto and Osaka. Pero sa Tokyo, meron mga na-preserve na mga lugar, so kokonti lang yung mga lumang lugar dun. And for my memories na rin, I wanted to experience Japan every single time na pinapanood ko yung video na to. Can I hold your hand to the sunrise, then we'll get some. Next, let's talk about the gear. I was using, as for my main camera, my Fujifilm XS10. Ito ang gamit kong camera. And I will be reviewing this after this video, so better check that out. Most of the time, I use the 16-55mm f2.8 lens from Fuji. Gamit ko rin itong 50-140 telephoto lens from Fujifilm. For the tight and bokeh shots, I use the 90mm lens from Fujifilm. For the gimbal, I used my Gudsen Moza Aircross 2, and I also used a monopod from Moza. For my audio naman, I used the Daiti D4 Mini. Bagong labas lang yan from Daiti. Make sure you watch my review about that. That's pretty much it. Yun lang ang dala-dala kong gamit, no? Gaano katagal sinut tong video na to? Nasa Japan ako for 3 weeks. I was in soft quarantine for 14 days or 2 weeks. Meron akong isang linggo para i-shoot ito. Pero sa loob ng isang linggo na yon, pag wala lang akong trabaho, tsaka lang ako nakakapag-shoot. 5 days of shoot, 3 hours per day. Nakagather ako ng 180 plus gigs of materials. Ano nga ba yung mga pinuntahan kong lugar? Pumunta ako sa Shibuya. Diyan ako pinakamarami at pinakanagtagal. Kinunan ko si Hachiko. Yung crossing doon, yung chaos ng Shibuya is really one of Tokyo's trademarks, no? Nilaanan ko ng oras si Shibuya. Parang mga 3 days yata ako pabalik pa. Ang next na pinuntahan ko yung Sensoji Temple sa Asakusa. Enjoy ko yung Sensoji Temple na yan kasi may Starbucks sa labas. Isa pang pinuntahan ko dito ay yung Shinjuku. Shinjuku is kilala sa mga sa red light district, or nandito yung busy night strip ng Tokyo. So, kinunan ko yung mga nagniningning ang mga signages dyan. Naglakad-lakad kami dyan. Isa pang pinuntahan ko is yung Hiei Shrine, kung saan nandun yung mga orange arcs. Parang isa rin yan sa mga trademark ng Japan, no? Though, ang mas maganda atang
Orange Arcs ay nasa Kyoto. I forgot the name of the temple, pero mas maganda doon. Isa pang highlight ng Tokyo Cinematic travel film ko is yung Riding the Train. Isa rin kasi yon sa mga trademark sa Japan. No? Hindi ka nagpuntang Japan kung hindi ka nakasakay ng train nila. nagdala lang ng tsaka yung misis ko. Salamat. Yun nga, ang isa pang pinuntahan ko, I know this is not part of Tokyo dahil sa ano to, Kawagoe sa may Saitama. Yun, pinuntahan ko yung Old Merchant Street doon. Maganda kasi yun sa video, parang cinematic kasi yung itsura. Pinapasalamatan ko si JJ Okura. Salamat sa pagsama sa akin doon at pinag-drive mo. Yun yung mga places na pinuntahan ko sa Japan. Well, hindi lang naman yun. May mga iba pa akong pinuntahan connected sa Olympics at sa trabaho ko. Pero hindi ko na yun kinunan at in-exclusive ko na lang yung Olympics side sa aking mga vlogs. So, ayun. So, how did I shoot? Paano ako nag-shoot technically? Or paano ko diniskartehan? Most of the time, nakakabit yung camera sa aking MOSA Aircross 2. Pati yung travel ko, papasok ng train, at kung saan-saan man, nakakabit na yan. Pagdating ko sa place, una, susuyurin ko muna yung lugar gamit yung gimbal at yung camera. Pangalawa, susuyurin ko yung lugar using my hands and the camera. So, handheld shot naman. So, meron akong variations. And nagpapalit-palit din ako ng lente every time na may gusto akong shot. Yun lang naman yung diskarte ko. Kung gusto nyo malaman kung nakailang tawid ako sa Shibuya, siguro mga 30 mahigit. Gaano ko katagal to inedit? Bago ako sagutin yan, saan ko to inedit muna? Inedit ko to nung pag-uwi ko ng Pilipinas dun sa aming quarantine. Meron kasi kaming quarantine pagkagaling sa Japan. So pagdating namin sa quarantine hotel namin, dun ko inedit to. I edited for 2 days, pero first day pa lang, tapos na siya. Polishing na lang yung second day. And I was using my MacBook Air M1. But ano ang pinang-edit ko? Of course, it's Adobe Premiere Pro. Now, if you wanna see my timeline or my sequence sa aking Premiere Pro, ito ay pasisilip ko sa inyo. Yan ang aking timeline. As you can see, ang total running time niya is 3 minutes 55 seconds. And these are my video layers. And as you can see, mas marami ang aking sound or audio layers. Why? Kasi sound design. And the music I used is called Tayo from Ian Post. It means sun in Japanese yata. So it's from Artlist. When it comes to color grading, yun ang pinaka nadalian ako, no? Kasi using a Fujifilm camera, my Fujifilm XS10, I used Eterna Cinema as my film simulation. So, I fell in love with Eterna Cinema. So, hindi na ako masyadong nahirapan magkulay. Though, nag-shoot din ako ng F-Log. No? That's a log picture profile from Fujifilm. Pagdating naman sa editing, no, naisip ko na gawin na lang siyang montage type. Hindi ko na siya ginilagyan ng VO kasi una, wala akong dalang magandang microphone for voiceover and I don't have like a quiet room to do that. So yun, I went with montage type ng video. Medyo Brandon Lee tayo dito kasi idol ko rin si Brandon Lee. And inaamin ko po no na may inspired to by Brandon, no. So baka lang napansin nyo. Dito sa video na to, yung theme na to, parang gusto ko yung you're in for a ride. Yun lang, yung parang ini-enjoy mo lang yung Tokyo. Parang 3 minutes of non-stop Tokyo montages. Parang ganun lang. No? Hindi ko na masyadong nilagyan ng story. Though, may mga sequencing naman dyan. May mga storytelling pa rin and kahit ano dyan. So, ayun. Yun, may mga questions tayo dito no sa Facebook. Nag-post kasi ako. Unang nagtanong si Sir Mike Villar, si Direct Mike. Sabi, nasaan po kayo nung nag-gold si Heidi Lynn? Tulog. Tulog po ako nun. Something I miss about Tokyo is, namimiss ko sa Tokyo halos lahat eh. Yung food, yung train. Para kang bata na dinala sa bagong lugar na hindi mo alam. Parang ganun. So, every place is new for me. So, yun yung nakaka-miss. No? Was it hard to balance work, vlogging, and the soft quarantine at first? Syempre, sobrang hirap balance yung oras mo. No? Kasi, una, ayaw mo makakompromiso yung performance mo sa trabaho. Ayaw mo rin naman makakompromiso yung shots mo. So, medyo mahirap siya. Paano mo naman manage yung time to shoot for B-roll cinema plus the work mo sa Tokyo? Is there any tip na pwede ma-apply sa mga may passion to film pero may day job work? Kung gusto, lagi may paraan
No? Yun lang naman yun. Kung ayaw, lagi may dahilan. Tanong ko lang, paano nyo po pinalinano yung cinematic travel film nyo? Bumuo muna kayo ng story. Actually, ang diskarte ko is to get great shots. Yun lang naman. And to capture the beauty of the place. Yun lang naman. Wala akong script, wala akong storyboard. I just went to the place and captured the beauty of it. Honestly, sobrang pangkaraniwang lang naman yung mga shots ko. Hindi ako nagagalingan sa mga shots ko. Sa edit yan, nakikita. Hindi yan sa shots. Siguro. Nasita ka rin ba ng mga security while shooting? Hindi, wala. Walang kahit sinong lumapit sa akin at naghanap ng permit. Wala. Sobrang laya ko doon. Sobrang napakalaya. Wala ring face shield doon. Ito, hindi ko pwedeng palampasin. Scott Dumas asks, what was the best food you ate while in Japan? Ichiran ramen. That's the only thing I remember. Tuna onigiri? Thank you for asking, Scott. While shooting po sa Japan, ano po ang realizations nyo? Isa sa mga realization ko habang sinushoot ko itong Tokyo cinematic travel film is to shoot light or travel light. Kasi you're not just shooting eh. You are also traveling. Na-realize ko dito sa Tokyo na gawin mong compact yung sarili mo. Meaning, magdala ka ng less gear. First day of my shoot, I brought a lot of gears. I have 3 lenses. 4 lenses actually. And I also brought 1 extra Fujifilm X100. Meron akong gimbal. Meron akong monopod. Ang dami kong dalang gamit. And na-realize ko na mali yun. Actually, matagal ko na siyang alam. Naalala ko lang na mali yun. It stops you from doing your best na when it comes to creativity. Nahihirapan kang isipin kung saan mo gagamitin bawat isang gear na dala mo. The whole time ng first day of shoot ko, halos wala akong nagawang magandang shots. Kaiisip kung saan ko gagamitin yung lahat ng gear na gamit. And of course, the weight. Yung bigat sa aking backpack. If you are going to shoot a travel film, make sure you travel light or shoot light. Boss, na-enjoy mo ba ang travel while shooting? Yes, Boss Jaybert, as much as I can treasure or chine-cherish ko yung every moment or yung experience while shooting. Kasi habang gumagawa ka dapat ng travel film, nag-e-enjoy ka. Pag hindi ka kasi nag-enjoy, makikita yun sa output mo. So I'm not that kind of filmmaker na shoot lang at wala nang pakialam sa lugar. I made sure na mag-enjoy pa rin ako. After I shoot, I stop or take a rest, look at the places. Pwede kong iwan yung bag ko dahil wala namang kukuha. Ikot-ikot ako. I made sure na mag-enjoy pa rin ako while shooting. Isang tip yan sa mga gumagawa ng travel films. Make sure na you live the moment. Paano mo makukumpare yung feels ng pag-shoot dito compare sa Japan? Mas masarap mag-shoot sa Japan kasi safe. Mas safe doon kasi, I don't know, yung gear mo, yung bag mo, kapag nabibigatan ka na, ilapag mo sa isang lugar. And pagbalik mo doon, nandun pa. Ito, magandang tanong. Among the cinematic video made in Japan, how would you consider your work to be different from others? I would answer this in a personal approach. For me personally, this will be different from the others. Kasi this is how I saw Tokyo. Pagka pinanood ko yung videos ng ibang travel filmmakers, that's how they saw Tokyo. So, mine is different because this is how I saw Tokyo. Ito yung aking nasa memory. When it comes to the editing, to the places, or to the technicalities, color grading and stuff, pare-parehas lang. It depends on you guys. No, I cannot answer that question para sa perspective ng iba. I answered that question sa aking perspective lang. Pero kung i-generalize ko, walang pinagkaiba. So, ayun po ang aking director's commentary and behind the scenes, behind the edit video regarding my Tokyo cinematic travel film. Up next naman, i-review ko yung Fujifilm X10, ano yung naging experience ko while shooting my vlogs and this Tokyo cinematic travel film. Now, alam ko marami nag-aantay sa inyo na i-share ko yung footages nitong aking Tokyo cinematic travel film. Antay lang. I'm just rearranging some stuff. And yes, magkakaroon ulit tayo ng Pinoy Editor Reacts Tokyo Editing Challenge. So, abangan nyo yan. Make sure na nakasubscribe ka dito sa channel ko. And make sure na i-hit mo yung notification bell para updated ka, no? Kung kailan ko i-share yung aking mga material. Once again, this has been Ryan Adenshal. Thank you so much for being here. And see you in the next video.